Binibini Maria Aliana Maris Pilanas sa ating Chairman, Education Committee ng ating barangay Apopong, Ginang Shirley S. Layo, PTA officials, ang ating kagalakganang panauhing tagapagsalita, mga kapwa kugro, mga mahal naming mga magulang, at sa lahat ng mga taong nandito ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang magandang tinagkasan ay para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Maihahalintulad natin ito sa isang taong porsihido, may paninindigan, determinasyon at tiwala sa sarili na kaya niyang abutin ang kanyang pangarap. Taon-taon, isang tradisyon na sa mga guro ng paaralan ang paghahanap at pagpili ng isang matagumpay at natatanging individual na magbibigay ng pananalita at inspirasyon sa lahat ng mga nagsipagtapos sa loob ng itong taon. Ngayon, sa 41st taunang araw ng pagtatapos sa paralang ito na may temang graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon, patutunayan ang ating pinagtitagang panauhing tagapagsalita na ang aking talino, sipag at determinasyon sa buhay na sinamahan ng gandang edukasyon ang tunay na kaagapay ng isang tao upang matamon niya ang isang maningning na kinabukasan. Ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito ay tulad ninyo, maluwalhating nakapagtapos ng elementarya noong taong 2007 at isang produkto ng ating mahal na paaralan, ang Paaralang Elementarya Central ng New Society, kung saan dito nagsimulang mahubog ang kanyang kakayahan. Dahil sa kanyang pangarap, pinagpatuloy niya ang kanyang sekundarya sa Paaralang New Society National High School at natapos noong 2011. Sa kanyang sipag at tiyaga sa pag-aaral, siya ay nakatapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management sa Mindanao State University, Jara Santos City, noong 2016. Siya ay coordinator ng SM Foundation Incorporated Scholars noong 2011 at 2016. Miyembro ng Junior Philippine Council of Management, College of Business Administration and Accountancy sa Mindanao State University mula noong taong 2013 to 2016. Siya rin ang naging treasurer ng Business Administration and Accountancy Students Council noong 2015 to 2016 sa nasabing paaralan. Naging local store marketing representative ng Golden Arches Development Corporation, McDonald's KCC, noong 2014-2016. Assistant marketing manager ng AXLC, Philippines Australian Hybrid Learning Center, noong 2015-2016. Telephone operator, teacher, ng Mindanao Shoppers Daily Destination, SM Store General Santos Department Store, Customer Service Department, noong 2016. Isang scholar ng SM Foundation Incorporated, noong 2018-2022. Siya ay pastor ng professional teacher, major in social studies, Licensure Examination for Teachers, noong March 16, 2017. Siya rin ay pastor ng Civil Service Examination noong October 26, 2021. Sa kasalukuyan,
Siya ay nagtatrabaho sa Land Bank of the Philippines, General Santos Highway Branch, bilang isang customer associate with five designations and functions. Document examiner, clearing assistant, new accounts clerk, executive assistant secretary, and bank teller. Mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita, Ginang Routine Duga Mestula. To our esteemed guests, to the teaching staff of New Society Central Elementary School, and to you, dear graduates, to the supportive parents, to the community of Barangay Apopong and Barangay Sinuwal, General Santos City, Sock Sergeant, magandang Jensen, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, naalala ko way back 16 years ago, on the same moment, on the same stage, on the same place, I delivered my valedictory address. Wow, valedictorian day si ate. So, pressure to Miss Daniela. Ilang years ka kaya ulit? Aakyat dito at magsasalita ulit as a commencement speaker. So now, let me quote. Ayan. According to our director, regional director, Sir Carlito Rocafort, remember that true success is not measured solely by academic achievements, but the ability to make a positive difference and impact on the lives of others and contribute meaningfully to the betterment of society. So, ang totoong sukatan daw ng ating success, mga nagsipagtapos or completers ng elementary education, hindi lamang siya sa mga natanggap natin na medals, mga certificates, but then kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano tayo nagkaroon ng impact or nakapagbahagi ng ating sarili sa ibang tao sa positibong paraan. Ayun. So, sino dito sa inyo ang nakaranas maging transferee? Ayan. So, magkatulad tayo, nakaranas din ako. When I was in grade 3, I come from Kimagamo Elementary School at Mitsayam North Cotabato. I transferred here in New Society Elementary School pa siya dati, wala pa yung Central. So, I was under the advisory of Ma'am Villavende Tolosa on grade 3. Ang galing ni Ma'am magturo, ang tatalino ng mga classmates ko, napaka-competitive. Then, being a transferee, I wasn't expecting na I would belong to the top 10. But then, fortunately, nakapasok pa rin sa top 10. Sino naman dito sa inyo ang naka-experience na tumigil ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon? Ayan, kuya, tayo ka kuya, tayo kayo. Yung nagtaas ng kamay, ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ayan, mga my dear, congratulations. Naranasan ko rin yan. Sige, upo na kayo. That was the turning point of my life when I was in grade 4 under the advisory of Ma'am Chamante. Transferi ako dito. Pinanganak yung second brother ko. Naging caregiver ako. In short, naging yaya ako sa kapatid ko.
kasi mahirap din kami. Yung tipong isang kahig, isang tuka, yung ganon. Tapos, kailangan magtrabaho ni Mama kasi kung hindi siya magtatrabaho, ano na yung kakainin namin? So ako, kailangan ako yung magbabantay ng kapatid ko kasi wala kami mga relatives dito. Kasi nga, hindi po kami taga rito. By default, taga Mitsayap, North Cotabato kami. So salta po kami dito sa Jensan. But then, naningkamot ang tawag ana. At that time, I really appreciate the effort of the school headed by Ma'am Alabar. To the point na pinuntahan nila ako sa bahay, yung tipong ini-encourage ka na bumalik ng pag-aaral kasi sayang yung education. Siguro nakita nila yung potential sa'yo. Kayong anim na tumayo, patuloy lang. Gawin nyo yung turning point ng buhay nyo. Instead na magpakalubok kayo, be inspired. Kasi kung hahayaan nyo yung defeat na yon na maging magdulot sa inyo ng negative impact, kaya nga positive impact tayo. Kaya kung hahayaan nyo yung negative impact yon, malulubok kayo. What if hindi ka pumasok, hindi mo pinagpatuloy ang pag-aaral mo, ano mangyayari sa'yo 5 years, 10 years from now? But then, buti na lang, uso ang MMK noong panahon ko. May TV, may maalaala mo kaya. Di ba nag-feature sila ng mga success stories? Ngayon, wala na ganyan. Kasi Facebook, YouTube na lang. Jessica Soho, ganun na. So yun, kung nakaka-feel kayo ng ang hirap namin, makakapagtapos pa kaya ako, makakapag-aral pa kaya ako, load kayo ng mga motivational video, ng mga inspirational stories, or kailangan meron kayong kaibigan, best friend. At ang isang pinakamagandang best friend, mga my dear graduates, is your parents. Ang nanay, ang tatay ninyo, at mga kapatid ninyo. Sila yung sabihan ninyo ng mga problema ninyo. Kasi sila yung unang makakaunawa sa inyo. So, back then, sino nakaranas nitong mag-bully? Ayan. So, wala pa yung anti-bullying act, marami na tayong nag-bully. I was bullied before. Bakit? Ah, tumalino lang yan kasi nakapag-stop ng pag-aaral, memorize na niya ang lesson. Tatanungin ninyo ako, with all the efforts of the teachers na puntahan ako sa bahay, hindi ako bumalik ng pag-aaral ng grade 4. Kasi alam nyo anong naisip ko? Kung babalik ako, na-miss ko na yung first grading, second grading, third grading, papasok ako ng fourth grading, ipapasang awa lang ako, oo, gagraduate or matatapos ko grade 4, pero yung learning, hindi ko makukuha. Kumbaga, yung learning kasi, it's a step-by-step process. You love it, you enjoy it, you learn it along the way. Kasi kung hindi ka nag-learn nung parang sanggol, kung hindi ka natutong dumapa, magkamang, mag-crawl, mahirapan ka maglakad. Kung sa elementary nyo, mahina ang foundation ninyo, pagdating ninyo ng high school, pagdating ninyo ng college, pagdating ninyo ng work life, paano na kayo? Mga my dear children, ang work life, sa totoong usapan, pagkatapos ng aral, may kanya-kanya kayong buhay, may kanya-kanya problema sa bahay, ayan. So kailangan, kung ano yung natutunan nyo dito, tatag ng loob, i-a-apply nyo yun. It's not only the learning, it's the application of what you have learned. Ayan. So after that, pinanindigan ko, sabi ko, hindi ako naging matalino dahil repeater lang ako. Dapat magiging first honor ako. Grade 1 to grade 5, hindi ako nakaranas maging first honor. I was a transferee, I was a second honor. But then, sinubukan ko ng grade 6. Sabi ng nanay ko, kahit na mahirap tayo, try mo kaya ang best mo. Tingnan natin kung gagraduate ka ba or kaya mo ba talagang makuha yung gusto mo. So ako din sa sarili ko, sabi ko, kung ibibigay ko yung best ko, wala akong pagsisisihan. At the end of the day, sabi mo, ay, nabigay ko ang best ko. Makuha ko man o hindi, at least nabigay ko ang best ko. And fortunately, first time ko yun na naging valedictorian ako at the elementary. And on the high school, sabi ko,
kailangan ipagpatuloy ko ang magandang nasimulan. Kasi paano ako magka-college? Mahirap lang kami. Ang goal ko ng high school, makakuha ng scholarship. Ginalingan ko, pinagbutihan ko, kasi alam ko na on the fourth year high school, maraming mga nag-i-issue ng scholarship. So I challenge you all, kahit hindi ka ganun katalino, basta i-maintain mo yung grade mo, mag-aral ka, magsumikap ka, kasi wala naman talagang bobo. Meron lang tamad. Kung magtatanong ako rito, sinong tamad? Wala magtataas ng kamay. Ayan. Sinong matalino? Lahat kayo matalino. Lahat tayo may the same 24 hours a day, 24/7, 7 days a week, isang buwan. Pareho lang ang araw na meron tayo. Pero, paano ninyo ginamit ang inyong oras? Paano ninyo ginamit yung araw na binigay sa inyo? Imbis na mag-cellphone ka, imbis na mag-mindy ka, imbis na mag-chat ka sa mga friends mo, gamitin mo yun dahil may assignment ka, gamitin mo yun dahil may exam ka bukas, gamitin mo yun para mag-aral. Kaya po tayo nag-aaral para maging kabisado natin ang lesson. Hindi naman talagang ine-expect sa atin na maging perfect tayo. Ang importante dyan, may natutunan because I am a strong believer of education. Because knowledge is indeed a gift, a treasure, para siyang gold na hindi siya mananakaw nino man sa inyo. Yung edukasyon, pag nasa iyo yan, equip ka, or kung baga ilagay ka sa gera, parang Mobile Legends, ayan. Kumpleto ka ng mga sandata. Ayan, may lives ka, mabubuhay ka, makakasurvive ka. So, i-value nyo talaga ang education. Mahirap man o mayaman, kung nakakaluwag-luwag kayo sa buhay, huwag nyo yung gawing dahilan na hindi din kayo papasok. Ay, mayaman kami, may negosyo kami, mayaman ang nanay at tatay ko, kaya nila akong pag-aralin, marami kaming allowance, makakabili ako ng gusto ko. Hindi habang buhay na nandyan ang parents ninyo. Diba sinabi ko sa inyo, I did my best, so I have no regrets. Because on the year 2019, at that time, I was already employed at Land Bank of the Philippines, assigned at Bulacan Branch, now at Jensen Highway Branch. Di ba mahirap kami? So sabi ko, what if magtrabaho ako dun sa malaking sahod? So hindi talaga basta-basta. Sabi ko, papasok ako sa Land Bank kasi maraming pera. Ayan, marami talaga pera sa Land Bank. Tagabilang ng pera. Ayan. Taga-bilang ng pera, taga-open ng accounts ng mga may businesses, ng mga schools, government. Araw-araw may gumadaan sa harap ko, wow, 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million. Ang laking pera. Ang tanong, akin ba yun? Hindi. Pero, the moment na na-expose ka doon, feeling mo, ang yaman ko, parang ang daming pera, parang akin din to. But then the truth is, mahirap makapag-acquire ng maayos na trabaho. So kailangan, i-assess mo yung sarili mo. Ano ba talagang gusto ko? Gusto ko bang maging vlogger? Gusto ko bang maging traveler? Di ba? Kaya na ang mga uso ngayon sa mga kabataan. Gusto na lang, ayun ako mag-eskwela kay mag-vlogger. Naku, mudato ko ani. Di ba? Murag siwamos. Karangay nana. Good. O, oh, karelate man na. So, mas marami pa ang time na nasispend, nanonood ng mga vloggers kaysa mag-aral. Yes, indeed, it is a good sideway, but then huwag natin kalimutan na yung education na nakukuha natin sa paaralan, ito yung pinaka-importante. Kasi nag-aral din naman yan sila. Sinwerte lang sila na sumikat sila in that profession. But then marami dito sa atin yung tahimik lang, yung mga tinatawag nilang low-key, yung mga taong alam nila sa sarili nila na meron silang ibubuga. Na-achieve na nila yung gusto nila. Pero hindi sila maingay sa social media. Mas gusto nilang private. Mas gusto nilang namnamin yung moment, yung sila lang yung nakaka-appreciate or sila lang yung salo-salo sa pamilya nila. Dahil habang tumatanda ka or nagkakaedad ka, na-value mo yung appreciation, yung inclusiveness na yung pamilya mo, yun yung katulong mo sa pag-abot ng dreams mo. So in the success, sila din yung
dapat unang shiran mo nung blessings mo. I lost my mom when I was working at Land Bank last 2019. My mom was my greatest supporter. Kung hindi dahil sa kanya, siguro wala ako ngayon dito sa entabladong ito. Hindi ko alam kung naging professional ba ako o anong naging larangan ang pinasukan ko. It was sad kasi nawala na yung nanay ko on the time na yung parang nagtanim ka na i-harvest mo na yung bunga. Nandoon na kami sa harvest part. Tapos hindi ko na na-share sa kanya ang the totality of the harvest. Pero the good thing is, alam niya na pag iniwan niya yung anak niya, kayang mabuhay ng anak niya. Kaya my dear parents, okay lang na spoiled natin minsan yung mga bata. I-reward natin ng gadget, cellphone, kasi dati ano pa lang siya, want, yung parang gusto na hindi mabubuhay ka naman ng walang cellphone. Pero sa ngayon, the trend of education, as I can observe, need na siya yung gadget, but then control. Huwag kayong pagusto pasok sa iba't ibang sites because it can be dangerous to you. So my dear parents, itrain natin yung mga anak natin na yung tipong hindi naman tayo magtatagal sa mundo forever. Open-minded tayo na darating yung point na may mauna. Alam natin na kaya nila. Alam natin na kahit wala tayo, kaya nilang mag-survive. Kaya nila yung sarili nila. And then, my dear students, always listen to your parents. Honor thy father and mother because it is God's commandment. Ayan. So, to end this message, allow me to quote again from our very own Vice President, Sara Z. Duterte. May the knowledge and skills you have gained serve as your springboard for greater success and inspire you to become catalysts of transformative social growth within your respective communities. Nawa, mga nagsipagtapos, na ang ano pang karunungan at ang skills na nakuha ninyo or na-attain ninyo, ito ay magiging inspirasyon para kayo ay magdulot ng mabuting impact or maging catalyst ng transformative social growth. Hindi lamang sa inyong pamilya, hindi lamang sa inyong paaralan, kundi sa inyong komunidad. So ladies and gentlemen, I am Regine Nunez Dugal, your alumna, batch 2007, saying good morning, thank you, congratulations, and maraming salamat po.